ito yung itsura niya dati before siya ma-dialysis. Ito na siya ngayon, medyo bagsak na ngayong katawan. And may mga tube na nakakonekta sa kanya. Ang creatinine po, ito po yung waste product sa katawan natin. Nilalabas po ni kidney. Kung hindi na nagpa-function si kidney, kagaya sa akin, both side talaga sira na, hindi na nailalabas yung toxic sa katawan natin. Kagaya ko, naging cause yung high blood ko. Hindi na siya makontrol. Kaya po, tumaas yung crea ko dahil sa pag-inom po ng mga antibiotic na hindi po prescribed ng doctor. Okay, so sabi dito ni Ma'am, nasira daw yung kidney niya dahil nga sa high blood and sa pag-inom ng mga gamot na hindi piniprescribe ng mga doktor. And dahil nga doon, humantong siya sa kidney failure na kinakailangan ng dialysis. So sa video na to, alamin natin, ano nga ba tong kidney failure? Bakit nagkakaroon ng ganito? Ano yung mga kailangan nating iwasan na pagkain? Namamana ba to? Ano nga bang ginagawa ng dialysis sa katawan ng tao? At kung totoo ba na yung pag-inom ng iba't ibang klase ng gamot ay may risk na makasira ng kidneys natin? Kung may kakilala kang mahilig uminom ng gamot, pakitag sila sa video na to. Renal failure or CKD, pares lang yan. CKD ibig sabihin chronic kidney disease. So, nangyayari po yan dahil sa progressive or tuloy-tuloy, hindi mapigilan na pagkasira ng kidneys sa loob ng at least 3 months. So, paano natin malalaman kung nasisira na ba yung kidneys? Paano nalalaman ng doktor? Meron pong tinatawag na GFR. Yung GFR, meron pong formula yon. And alam yun ng mga nephrologists natin. And yung formula na yun, nakadepende yon sa creatinine ng isang tao. So, naririnig natin madalas yung creatinine, di ba? So, kapag mataas ang creatinine, pangit yung resulta ng GFR. Kapag pangit yung resulta ng GFR, pwede na pong nagkakaroon kayo ng CKD. Doc, ano ba yung creatinine? So, huwag tayo maririto sa creatinine tsaka sa creatine. Iba po yung creatine. Yun yung mga supplement, yung nasa capsule or naka-powder form na tinitake ng mga nag-gym or mga nasa sports industry. Iba po yun, supplement yun. Yung creatinine, nasa loob ng katawan yan, waste product po ng katawan yan. Pang-measure yan ng GFR. Remember, ang function ng kidneys natin ay salain yung dumi sa katawan. I-filtrate yung dugo, gumawa ng urine para ilabas sa katawan natin. Ngayon, since yung creatinine ay waste product yan, kung tumataas ang waste product sa katawan, ibig sabihin nasisira yung kidneys. Kaya creatinine yung ginamit na pang-measure ng GFR. Anong dahilan? Ba't nasisira ang kidneys? Ba't nagkakaroon ng renal failure? Sobrang daming dahilan. Number one, diabetes. Yan yung pinaka-common na cause dito sa bansa natin. Pag may diabetes, sobrang nakakatakot kasi sobrang dami niyang komplikasyon. At isa na nga dito yung CKD. High blood. Pag hindi makontrol yung BP, hindi nagtitake ng maintenance, marami rin komplikasyon bukod sa mga una-una ko na-discuss na aneurysm, nagkakaroon ng stroke, pwede rin pong CKD. So, itake lagi natin yung mga maintenance natin sa high blood. May mga batang pasyente din po na kahit wala silang diabetes or wala silang high blood, and nagkakaroon sila ng CKD. As in, bata, kahit mga less than 15 years old. So, ito yung mga form ng CKD na namamana or tumatakbo sa pamilya. Kapag meron ka ng mga risk factors na nabanggit ko, posible na mamaga yung kidneys mo. Kapag namaga yun, magkakaroon ng fibrosis or yung parang nagpepeklat-peklat. So, kapag puro peklat na yung kidneys mo, hindi na siya gagana. Kailangan mo na ng backup para makapagsala pa rin ng waste product sa katawan mo. Diyan na ngayon papasok yung dialysis. Kung nakita na kayo ng mga water purifying stations na may mga tangking kulay silver na malalaki. Parang ganun po yung dialysis. Papasok dun yung maruming tubig, dadaan dun sa mga machine nila, may mga filtration yun para masala and maging purify yung water. Tapos yung tubig na yun, yung pure na, yung malinis na, iipunin dun sa tanke nila and then yun, naiinumin natin. So parang ganun din yung dialysis. Nagsisilbi siyang filtration para matulungan yung mga pasyente yung may renal failure. So sa dialysis, papasok dun yung dugo mo sa machine, sasalain yun, lilinisin, lahat ng dumi, tatanggalin, and then pag okay na, pag malinis na yung dugo mo, ibabalik na siya sa loob ng katawan. Ano mga simptomas and signs na posibleng sira yung kidney mo? Since maraming function yung kidney, marami rin pwedeng simptomas and very non-specific. Although ito yung mga common. Sa mga nakikita namin, usually nahihirapan sila huminga or namamanas yung mukha sa mga bata. Nanghihina yung katawan. Yung mga muscles nanghihina, hindi masyado magalaw. Umuonte yung ihi na nailalabas sa katawan. Siguro nakakapuno ka ng kalating pichel yung ihi mo. Pero ngayon, patak-patak na lang. Posibleng nagkakaroon ka ng CKD pag ganun. Anong gagawin para makaiwas? Kung meron ka ng mga risk factors na nabanggit ko, ganun pa rin, magpa-check up. Madali lang naman yung kukuha na kala ng dugo, tapos alamin yung creatinine kasi yun yung pinakamalaga. Ngayon, kung yung creatinine mo mas mataas kumpara sa normal, baka mas kailangan ka na i-work up. Pwede kayo pa-ultrasound, titingnan yung itsura ng kidney, kung lumiliit na ba, kung may mga senyalis ng pagkasira, kung may nakabara na bato dun sa kidney, kung mataas ang BP, bibigyan ka ng gamot for hypertension, kung pangit ng sugar, i-control ang sugar, bibigyan ka ng mga metformin or yung mga ibang
ibang gamot pa para sa diabetes. Bigla ko lang naalala, lagi nating ginagawang meme yung bibenta yung kidney para makabili ng iPhone. Pero sobrang importante po kasi ng kidneys natin, baka di natin nare-realize. Sobrang dami niyang function bukod sa maglinis ng waste ng katawan. Siya din yung nagre-regulate ng vitamin D natin. A vitamin D important po yan sa bone formation para maging healthy yung mga buto natin. Marami pa, siya din nagre-regulate ng tubig sa katawan natin para maganda yung water balance ng katawan. Siya din nagre-regulate ng BP. Kidneys din may responsibility niyan. So, very important po ang kidneys natin. So, alagaan natin mabuti. Ngayon, para sagutin kung yung pag-inom ba ni ma'am ng iba't ibang klase ng gamot ay totoo na nakakasira ng kidneys. Ang sagot, opo. Tandaan natin na kung anumang kinakain natin, kung anumang iniinom natin na drinks, or kung anumang gamot yung iniinom natin, eh dumadaan yan sa kidneys natin. Kasi siya nga yung sumasala nung dugo natin eh. Kung lagi kang umiinom ng gamot, lalo na yung mga hindi piniprescribe ng mga doktor, pag nasobrahan ka niyan, pwede po talagang ma-damage yung kidney natin. And kung sunod-sunod yung pag-damage nun, baka hindi na siya gumaling, hindi na siya makarecover, tuloy-tuloy siya masira. Kung meron po kayong tanong, comment down below. And kung nag-benefit ka sa video to, please follow my Facebook page.